Sa dami ko nang nabasa at napanood na mga krimen, ito na siguro ang kinaiinisan kung mamamatay tao, sapagkat pumatay siya ng walang dahilan at wala naman siyang sakit sa pag-iisip. At ito rin ang isa sa nakakaawang mga biktima, dahil may mga sanggol na winasak ang kalayaan na mabuhay, at maraming sanggol ang iniwanan niya ng peklat ng pagdurusa. Tunghayan natin ang kwento kung paano ginawa ni Kim ang krimen sa mga sanggol na walang kalaban-laban. Bago tayo, magpatuloy sa aking kwento. Pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. Si Kim De Gelder ay isinilang noong 1988, noong 2003, kasalukuyang 15 taong gulang si Kim, siya ay may kakaibang pag-uugali at madalas siyang nakakarinig ng mga tinig sa kanyang ulo. Kaya dahil dito, nais ng kanyang mga magulang na dalhin siya sa isang psychiatric facility. Ngunit, ayon mismo sa isang psychiatrist, na wala namang ibang nakita sa kanyang kakaiba. Kaya pinagpatuloy lamang ni Kim ang kanyang buhay. At makalipas nga ang maraming taon, natagpuan na lamang ni Kim ang kanyang sarili na walang trabaho at nakatira sa kanyang bahay sa isang nayon malapit sa Dendermonde. Siya ay nawalan na ng direksyon ang buhay. Dahil dito, lalo niyang inilayo ang kanyang sarili sa ibang tao. At inilarawan si Kim ng mga dati niyang kaklase at kakilala bilang isang taong mapag-isa at may sariling mundo. Noong umaga ng January 23, 2009, isang mapayapa at pangkaraniwang araw para sa mga magulang, nang kanilang hinatid ang kanilang mga anak sa Fabled Jesland Daycare Center sa Flemish Village ng St. Gilles Beach, Dendermonde, Belgium. Ang daycare center na nabanggit ay isang center na inaalagaan ang mga bata habang ang mga magulang ay nasa trabaho. Bandang alas 10 ng umaga, nang ang mga sanggol sa daycare center ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga higaan, nang tumunog ang doorbell at binuksan ang pinto ng isa sa mga tauhan ng daycare center. Nang buksan ang pinto, bumungad sa tauhan ng daycare center ang isang lalaki na si Kim na mayroon ng kulay pula ang buhok, may pintura ang mukha, ng itim at puti, at may pintura sa paligid ng kanyang mga mata. At pagkatapos ay nagtanong si Kim sa tauhan, ngunit bago pa man makasagot ang tauhan ng daycare center, pumasok na si Kim sa loob. Nang makapasok na siya, mas nakita ng tauhan ng daycare center ang buong katawan ni Kim. Siya ay nakasuot ng bulletproof vest at may dalang mahaba na kutsilyo. Pagkapasok sa loob, nilingon niya ang tauhan ng daycare center at pinagsasaksak hanggang sa mamatay ito. Kinilala ang tauhan ng daycare center na si Marita Blind Demon, na nasa edad na 54 na taong gulang. At pagkatapos, itinoon ni Kim ang atensyon sa mga sanggol sa loob ng daycare center, na ang mga edad ay hindi tataas sa 3 taong gulang. Ang pananaksak sa loob ng daycare center ay umabot ng halos 8 minuto. At pagkatapos, kalmado lamang na umalis si Kim ng daycare center sakay ng kanyang bisikleta. Hindi lamang si Marita ang pinatay ni Kim sa loob ng daycare center, dahil napatay ni Kim sa kanyang pananaksak sina Cornel Vermeer, 9 gulang, at si Leon Garcia Arbeso, na 8 gulang. Dagdag pa, ang 16 na iba pang mga bata ay malubharing nasugatan ni Kim. Kabilang ang isang 6 gulang na sanggol at isang 3 taong gulang na bata. Lahat sila ay dinala sa ospital, na kung saan sila ay nakaligtas. Ngunit nag-iwan ng psikolohikal at pisikal na peklat na magtatagal ng panghabang buhay. Ang isa sa mga tauhan ng daycare center ay tumawag ng mga pulis upang i-report ang mga pangyayari at upang hanapin ang salarin na si Kim. Si Kim ay nakita sa kalapit na bayan ng Lebaki. Nang kapkapan si Kim, nakuha sa kanya ang isang kutsilyo, isang maliit na palakol, at peking baril. Sa kanyang backpack, nakita rin ng pulis ang isang listahan ng iba pang mga daycare center na hinihinala ng mga pulis na pinaplano ni Kim na kasunod na sasalakayin. Dahil sa pagka-aresto kay Kim,
Natuklasan din na ilang araw bago gawin ang pagpatay sa daycare center. Noong nakaraang January 16, 2009, siya ay may nauna ng sinaksak na babae. Kinilala ang babae na si Elza Van Raemdonk na nasa edad na 73 taong gulang. Ayon sa pag-iimbestiga, nagpanggap si Kim bilang isang inspektor ng tubig upang makapasok sa loob ng bahay ni Elza. At pagkatapos ay inundaya ni Kim si Elza ng saksak hanggang sa ito ay mamatay. Matapos mapatay si Elza, pinunasan ni Kim ang kanyang kutsilyo na may bahid ng dugo gamit ang kanyang damit. At pagkatapos ay gumala sa loob ng bahay upang humanap pa ng ibang bibiktimahin. Sa kabutihang palad, walang ibang tao sa bahay sa oras na iyon. Sa pagkakaaresto ni Kim, nakakuha ang mga pulis ng isang search warrant para sa apartment ni Kim. Sa loob ng apartment ni Kim, natagpuan ang isang fiberboard na kahoy na may nakadikit na hugis ng isang tao na kung saan ito ay puno ng mga marka ng saksak. Sa kadahilanan na si Kim ay nagsasanay bago ang pagsalakay. Dagdag pa sa natuklasan ng mga pulis, nakita nila ang isang file sa computer ni Kim na may tumpak na impormasyon tungkol kay Elza. At ito ay ginawa ilang araw bago si Elza pinatay ni Kim. Ito ay nagpapahiwatig lang na ang pagpatay ni Kim ay pinag-isipan o pinagplanuhan niya noon pa man. Naglalaman din ang kanyang computer ng mga detalye ng fabled Jessland Daycare Center, na kung saan ito ay nagpapahiwatig na kabilang rin ito sa planong sasalakayin ni Kim. At may iba pang mga daycare center na nakatala, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Kim na atakihin ang mga ito dahil nahuli agad siya sa una niyang pag-atake. Iniharap si Kim sa korte, na kung saan binasahan siya ng malakas ng 54 na pahinang sakdal ng mga taga-piskal. Ayon sa taga-piskal, si Kim ay isang serial killer na walang konsensya, makasarili, mapang-abuso, mayabang at sadista. At dagdag pa ng taga-piskal, na talagang binalak ni Kim na patayin ang lahat ng 18 bata na naruroon sa daycare center. At tumugon lang si Kim ng isang mapang-asar na ngisi na galing sa kanyang mukha. Si Kim ay kinasuhan ng 4 na bilang ng pagpatay at 16 na bilang ng tangkang pagpatay. Walang duda na si Kim ang nagsagawa ng mga pagpatay. Ngunit ang paglilitis ay binabatayan din kung si Kim ay nagdurusa sa isang sakit sa isip na maaaring dahilan kung bakit niya ginawa ang karumal-dumal na krimen bago sila magpataw ng hatol. Dahil nang si Kim ay inaresto, siya ay umamin sa mga pagpatay. At sinabi ni Kim na siya ay legal na baliw at dapat ipadala sa isang psychiatrist at hindi sa bilangguan. Ayon sa abogado ni Kim, inamin ni Kim na ang ginawang karumal-dumal at kakilakilabot na pagpatay ay isang bagay na hindi makatao. Ngunit hindi pa rin nagsisisi si Kim sa kanyang nagawang krimen. Dagdag pa ng abogado ni Kim, siya ay dumaranas ng schizophrenia. Ngunit ayon sa isang psychiatrist, si Kim ay walang sakit. Ayon kay Kim, noong una, naisip niyang magpakamatay sa pamamagitan ng paghiga sa ilalim ng tren. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Nais na niyang pumatay ng ibang tao. At inamin din niya na siya ay nagsinungaling noong nagpahayag siya na nakaririnig siya ng mga boses nung siya ay teenager pa lamang. Noong March 22, 2013, si Kim ay nahatulan ng 4 na pagpatay. At sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Virgin Sita Amar Anti from Riyadh, Saudi Arabia. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Nais ko rin pong ipabatid na, pilit ko po na lahat binabati, ngunit madalas po ay hindi sunod-sunod o medyo matagal dahil depende po sa unang na-approved na video na ipapalabas ni YouTube. Salamat po sa pag-unawa. Dito na po natatapos ang kwento. Patungkol kay Kim de Gelder. Maraming salamat.